alam nyo ba na pwede mag-play ng mid-roll ads during your live stream? Yes! During your live stream, habang nag-live stream ka, pwede kang mag-insert ng ads para yung mga viewers mo, yung mga participants mo doon sa iyong live stream ay makapanood ng iyong mga ads. Hindi na nila kailangan mag-refresh or maglabas-pasok sa iyong live stream para lang mag-play ang iyong ads. Paano gawin yun? Tara, ipapakita ko sa inyo. Hi guys, it's me again, Rich. Another week, another video. And for this week's video, another YouTube tips ang i-share ko sa inyo. If ikaw ay interested sa mga YouTube tips, editing tips, at tech tips, mag-subscribe na and hit the notification bell para like updated sa ating mga next videos. If okay na at nakasubscribe ka na, tara, simulan na natin. Kung ikaw ay isang monetized channel, ang iyong mga videos ay pwede nang mag-run ng ads. Sa normal video uploads, ay mayroong ads sa simula at sa dulo ng ating mga videos. Pero, alam naman natin na kapag ang videos natin ay 8 minutes pataas, ay pwede ka nang maglagay ng ads sa gitna ng iyong mga videos. Na kung tawagin ay mid-roll ads. E paano naman yung mga live streamers? During live streams, ang mga ads ay nasa simula. Ads ay magpiplay lang every time na may papasok sa iyong live stream. Walang ads sa dulo at walang ads sa gitna. Kailangan pang matapos ang kanilang live stream para ma-upload ito sa kanilang mga channel. Once uploaded na, para mga regular videos na ito na pwede na magkaroon ng mid-roll ads. Kaso, wala namang nagre-replay ng live stream unless ang live stream mo ay may value na worth of replaying talaga. Pero, alam nyo ba na pwede mag-play ng mid-roll ads during your live stream? Yes! During your live stream, habang nag-live stream ka, pwede kang mag-insert ng ads para yung mga viewers mo, yung mga participants mo doon sa iyong live stream ay makapanood ng iyong mga ads. Hindi na nila kailangan mag-refresh or maglabas-pasok sa iyong live stream para lang mag-play ang iyong ads. Paano gawin yun? Tara, ipapakita ko sa inyo. So, naka-live ako ngayon gamit ang StreamYard. And then, punta tayo sa ating YouTube Studio, Content, and then Live. Puntahan natin yung live stream natin mismo, and then sa Live Control Room. And then, may makikita kayong dollar sign. Ayun, sa may bandang taas. Ayan ang i-click nyo para mag-insert ng ads. So ito, click natin insert ads at tingnan natin kung mag-play ng ads dito sa ating live stream. So ayun na nga, so nakita nyo ha, nagka-countdown na para mag-play ang ating ads. So ganun lang kasimple, ganun lang kadali kung paano tayo mag-i-insert ng ads during our live stream. So ganun lang siya kasimple. It's up to you na kung paano nyo na gagamitin itong insert ads na to. Pwedeng once in a while, mag-insert ads ka. Every 5 minutes, every 10 minutes, it's up to you. If madaming viewers or madaming participants sa iyong live stream, maraming ka-BG-BG lang or yung mga naka-background lang, mga silent viewers. Kaya so pwedeng-pwede mo gamitin itong pag-insert ng ads into your advantage. Pero still, huwag natin nga abusuin itong feature na ito. So yun lang, ganun na siya kadali. Ganun lang kasimple kung paano mag-insert ng mid-roll ads or paano mag-insert ng ads during your live stream. Now, it's up to you kung paano nyo mamamaximize itong pag-insert ng ads during your live stream. So, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo at sana nagustuhan nyo. And if you do like this video, hit a thumbs up. And if hindi, okay lang. Pero huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more updates. And if sa tingin nyo nakatulong sa inyo itong video na to, pakishare na rin para makatulong din sa iba. Pero bago tayo ulit magpaalam, mag-iiwan ako sa inyo ng Rich Mind. Kasabihan, yung iba maganda sa malayo at yung iba naman malayong gumanda. Bye!